to success. Number one, manage your emotion. Because if you don't manage your emotion will manage you. Ibig sabihin nun, pag hindi mo siya na-manage, kung ang emotion mo mababa, negatibo, worse, baka ito ang magdala sa'yo at magpropel sa'yo towards sa kawalan. Kasi kaya nga sabi nga, pag ang emotion mo mataas, huwag ka muna mag-decide. Pag hype na hype ka, enjoy mo lang yung pag-hype mo kasi na-excite ka. Pero don't decide. Then, pag ang decision mo mababa, very low, at may something, may situation mabigat, never decide or take an action kasi baka mas worse ang kalalagyan nito. Why manage your emotion? You don't need to control your emotion. Kasi emotion is given to us. Kumbaga may purpose yan. It has a purpose. Bakit nandyan? All you have to do is manage it. Kasi pag kinontrol mo yung emotion, sinopress mo siya, pwedeng sumabog yan. At the end of the day, baka pangit ang kalabasan. Manage only your emotion. Tanggapin mo, ito, I feel bad. Something wrong. Pangit. Hindi maganda. So, just reflect and don't react. Ibig sabihin, huwag ka muna mag-take na decision or action. Reflect ka muna, ito bang emotion ko? Pasok ka sa loob. Sabihin mo, ito bang emotion ko? Pag ginawa ko to, pag sinabayan ko to, pag sinunod ko to, may maganda bang kahihinatnan or mapapahamak lang ako? Ito bang emotion na to na naramdaman ko na ang sama-sama? It will be beneficial to my business or worse? That's why you have to do is to manage it. Paano kung may mga schedule ka, may mga meetings ka, may mga gagawin ka or ganap? All you have to do is manage it. Iwanan mo. Sabi mo, itong emotion ko to na pangit, sobrang sama. Diyan ka lang muna. Stay at my back. Likod ka lang. Iwanan mo sa bahay. Iwanan mo sa hub. Iwanan mo sa CR. Iwanan mo sa kwarto. Then naharap ko sa tao na buong-buo. Actually, your emotion can fake it. Ito ang maganda sa atin. Ito ang gift ng human. Pwede natin i-fake yung emotion natin. Pwede. Sabi nga, di ba? You can project another character, another set of emotions. Totoo naman yan eh. Di ba? Pwede mong kontrahin to, pero ito, nagagawa natin to. Lahat may gift na ganito. Galit ka. Sama ng pakiramdam mo. Pero pagkaharap mo yung, may kaharap kang anak or bata, di ba bigla ka nagtatransform? Nag-iiba. So, ibig sabihin, na-manage mo yung emotion mo, no? Na-manage mo. Kasi alam mo, yung emotion mong pangit, pag dinala mo at kaharap mo yung bata, yung anak mo, alam mong hindi maganda ang kahantingan. Kaya biglang, nag-away ka ng kasawa nyo, or ano, biglang, pagkaharap mo yung bata, oh, anak, kumusta ka na? Okay ba yung school? Kumain ka na ba? Nagagawa natin yan. Nagtatransform tayo into another being, into another character. Yun ang ibig sabihin, you can manage your emotion. Sa business, napakalaga yan. Pagkaharap mo prospect mo, pagkaharap mo yung mga leaders mo, pagkaharap mo yung mga uplines mo, even though ang sama-sama ang dinaanan mo or ang sitwasyon mo, you can project another character. You can manage. Then, paano yan? Paano ko ilalabas ang emotion ko? Pag nasa kotse ka, pag mag-isa ka sa bahay, pwede mo isigaw. Imura mo. Pag walang tao, alam mo, kung magkulong ka sa isang kwarto, mag-isa ka na walang makarinig, dun mo ibuhos. Pwede kang mag-release ng negative emotion. Pag nasa dagat ka, pag nasa nature ka, ilabas mo. Ang pinaka-the best, kung may mga kotse kayo sa kotse, mag-isa ka, sigaw mo. Pag nasa express ka, woo! Ito, masama itong word. Pero pag may galit ka sa tao, murahin mo yung taong yun. I-release mo. Don't keep your negative emotion inside. Kasi pag naipon yan, na-suppress yan dyan, makita mo yung aura mo magbabago, unti-unti ma-apekto ng pagkatao mo dyan. At makikita yan ng mga leaders mo that there's something bad on you. Alright, that's why you need to manage your emotion para maging progresibo at mabilis ang iyong pag-asenso. Okay, number two. Ito yung napaka-effective pag ginawa mo to at napaka-importante ito sa nagninegosyo na katulad mo sa isang entrepreneur, lalo na pagbaguhan ka. Ahead of time. Ang time, it's napaka-precious yan sa business. Always ahead of time. Never come late. Di ba may meeting kayong alas 3? Pag dumating ka ng eksaktong alas 3, you still late. Kasi kung may mga kasama mo,
ay nauna sa iyo ng 5 minutes ahead or 30 minutes ahead, you're still late. So, kung mag-i-start ang meeting ng 3, ibig sabihin 4 pa lang nandun ka na. Ay, sorry, 2 pa lang nandun ka na. Kung mag-i-start ang meeting ng 1, 12 nandun ka na. Always ahead of time. Alam mo, isang kwento para at least makita yung science. Ang time nabibend. Pero na-stretch din ang time. Kaya nga nasa leverage marketing ka kasi gusto mong i-bend ang time. Ibig sabihin yung tatrabahohin mo ng 10 years, yung kikitain mo ng 10 years, di ba, ito yung haba. Pag ahead of time ka nabibend dyan, pwede mong gawin yung 1 year yung kinikita mo. So subconsciously, tumatakbo yan ha. Dapat ahead of time ka. Ito yun, no? Alam mo ba, ito ayon sa study, pag lagi kang late ng isang oras sa mga meetings nyo, appointment nyo, any events na nalate ka ng isang oras, it will cost you a lot. Grabe ang karma nito. Yung kaya makita mo yung iba parang, ba't ang attraction ko mabagal? Ba't parang hindi ganun kabilis? Kasi po, pag sa ayon sa study, pag late ka lagi ng isang oras, yung pangarap mo next year, 2023, makakamit mo yun after 10 years. That's the bad things. Kaya ako, ahead of time, kasi ayaw kong ma-delay ang aking mga goals and dreams. Gusto ko, makuha ko kung sa eksaktong date. Never came late, kasi mali-late ang mga pangarap mo. Dapat practicing mo yan. Kaya, question ng iba yan, eh, ba't ang tagal na kasi po, naging habit mo yan o naging practice mo na lagi kang late. Subconscious kasi gumagana yan eh. Pag late ka lagi, late din ang attraction mo. Kaya para maging advance or kumbaga eksakto yung date na tinagal at tinala mo sa ano sa mga sa dream board mo, always ahead of time. 1 hour. Diba? Prepare ng maaga. Diba? And please, avoid excuses pag ikaw na late. Accept na nagkamali ka, then para matuto ka. Always own your fault. Walang sisiyan. Alright. Number 3. Okay na okay to. Drop everything. Yan yung lagi natin tinuturo sa mga first time na drop everything. Huh? Ida-drop ko lahat? Anyway, kung priority mo talaga ang success, kung priority mo talaga ang pag-asenso at sawang-sawa ka na sa current situation mo na hindi maganda, na laging kulang, laging bitin, at hindi mo na-enjoy ang buhay dahil laging kulang. Dapat talagang i-prioritize mo ang business. Over sa mga activities sa barkada and also guys, sa family minsan. Actually, pag nag-business ka, ito ang sekreto natin. Iyan yung baby mo. Think about your business is your baby. So, pag may baby ka, siya ang prioritize mo. Diba, minsan niya, pag mag-asawa kayo, mas prioritize niyo yung mga anak niyo. Ganun din. Minsan, mas prioritize, ang family mo, ito na, yung business. So, anything na related sa business sa schedule, you should prioritize. Pag may meeting, prioritize. May matututunan ka doon. Pag may mga events, big events, grabe, dapat manggigil ka. Should be excited. Kasi gagayahin naman. Alam mo, pag ikaw yung leader, ikaw yung mentor, tapos nakita nila na mas priority mo ang business kumpara sa ibang ma-activity, gagayahin ka, kukupiyahin ka, magiging very successful yung organization mo, magiging healthy, magiging masaya, at ang taas ng tingin sa'yo pag alam niyang hindi ka nag-rason, yung tipong, actually ito may mga banat na gato, kasi sinundo ko kasi si ano eh, sinundo ko kasi si ate, sinundo ko kasi si misis, sinundo ko kasi si tropa, tapos naririnig ng mga leaders mo yun na parang hindi pala kami prioritize. Alam mo po, ang mga leaders, unahan ko na kayo, seloso yan. Humihingi sila ng oras. Kaya kung may mga activity, lalo na kung ikaw nag-set sa business, drop everything. Ikaw din na nagsisimula ngayon, drop everything. Kung alam mong, kasi think about ano, ako kasi para lalong maintindihan nyo. Ako kasi, I always looking for long term eh. Pag isang ang decision mo laging long term ba to? Ito bang gagawin ko for magbe-benefits ba ako to sa long term or short term?
yung mga gimmick na yan, yung mga birthday na yan, yung mga holiday-holiday na occasion na alam mong nang ginagawa mo naman dati pa noon pa, at wala naman na itutulong sa pag-asenso mo, medyo you need to, sabi nga, delay or delay gratification. Yung mga happenings natin outside the business, pwede mo siyang isacrifice. Kasi pag marami ka ng pera, paldo ka na, pwede mo balikan yan. Pero ibang level ng events na magagawa mo sa barkada, sa family, sa mga opisina dati. But for me, you need to drop everything pag business na pinag-uusapan. Kasi pag minhal mo ang business, mamahalin ka ng negosyo. Bibigyan ka ng sobrang blessing dito. Number 4. Okay. Open communication. Kasi the art of communication is the language of leadership. Alam mo, pag ikaw leader, ikaw yung pinuno, ikaw yung, dapat napaka-open mo sa communication. Okay, dapat ano ka, hindi ka tipong one-sided. Hindi ka tipong isa lang, never decide, never, huwag ka magagawa ng conclusion hanggang hindi mo nakikita ang sitwasyon ng isang tao. Kasi ito, napaka ang karamihan ng mga successful na leader, they have an attentive ear. Attentive ear, sabihin, ang galing nilang makinig. Hindi sila yung salita ng salita, nakikinig muna sila. Pinapakinggan nila ang bawat side. Alam mo, sa karamihan na kaya nagbabaklasan, o nasisira, nagkakaroon ng destruction ng isang organizations because of one of, kumbaga, yung leader nila o pinuno nila, hindi marunong ng art of communications or yung open communications. Ang pinakadabi sa communication, yung magaling kang makinig. You never make an assumption kasi sa leader, lagi tayong baka. Alam mo, para masira yung mga baka natin sa buhay, have a courage to ask. Magkaroon ka ng lakas ng loob na alamin. I-examine, 'di ba? Tanungin kung ano talaga. Then doon ka lang mo neutral ka lagi. 'Yun ang pinaka the best sa leadership, yung communication. Then mabilis ka dapat sa mga reply, mabilis ka sa sumagot. Okay, ang cellphone mo 24 hours yan dapat hindi yan nagsasara. Pag may nag-text, reply. Pag may tumawag, reply. Kung may mga schedule man na ginagawa, may events kang ano ka. Kung pwede, maya-maya dapat. Ganun tayo. Kaya makita mga big-time na negosyante. Makikita nyo yan sa mga successful, mga icon, tycoon na negosyante. Lagi nilang bit-bit ang telepono, dala-dalawa yan. Lagi silang online, lagi silang pak-pak. Lalo na ito, napakahalaga to. Dito tayo nagko-communicate. Dito nabubuo yung transaction, deals, closing. Gumagawa to weapon natin to, gumagawa to ng sangkatutak na pera. Kaya makikita mo isang leader na talagang le-level up pag yung communication niya napakataas. Yung art of communication niya napakataas. Ang galing niyan, magaling makinig, open lahat sa mga suggestion, open sa mga new ideas, open sa mga bagong platform or trending. Kaya lumalaki-laki. Kita mo yung mga malalaking team. Ano yan? Never nilang sina-shutdown o kino-close yung communication sa ibang leaders. Kaya napaka-importante sa leader, nakikipag-socialize, nakikipag-kaibigan, nakikipag-collaborate. Yan, yung sa negosyo, yan, collaboration. Yan, that's the art of communications. Open. Di ka dapat nakahawla. Kaya dapat sa'yo, walang competition. Lahat sa'yo, kaibigan. Dapat cooperation para marami kang matutunan at mag-grow ka ng todo as a leader. At maging big time. Alright. And last. Huli na to. Okay. Walk the talk. Ibig sabihin, be a role model. Huwag mong sasabihin, huwag mong i-command, huwag mong ituturo ang isang bagay na hindi mo ginagawa. Bakit? Masisira ang integrity mo dyan. Integrity is very important to our business. Some of your leaders, nire-respect ka lang. Tinitingnan ka lang. Pero they reflect. Parang hindi naman talaga ginagawa niya yan.
simula nun, yung belief system sa'yo, yung paniniwala sa'yo, yung faith sa'yo, bababa, bababa, bababa. The next time may mga ini-implement ka, may mga sinasuggest ka, nagbabounce na yun sa utak nila. Sabihin nila, hindi mo nang ginagawa yan, hindi nga natin makita sa'yo yan, hindi man naman namin maramdaman sa'yo yan. Hindi naman ikaw yan, eh. Pinaplastic mo lang kami. Ang pangit noon, yung tingin sa'yo, plastic. Could you imagine, you're a mentor, you're a coach, you're a life coach, you're a business coach, tapos ang tingin sa'yo, ang baba na integrity mo kasi yung mga sinasabi mo, hindi nakikita sa'yo. Walk the talk. Ipakita mo na lahat, kung nagtuturo ka about prospecting, dapat nakikita ka. May mga direct na bago. Kung nagtuturo ka ng leadership, dapat sa mga sitwasyon, nandun ka. Ikaw yung nangunguna, wala ka sa likod. Tanda mo, ang leadership po, hindi ka para maging boss dito. Sabi ko nga sa mga teaching ko, sigurado ka, gusto mong mag-lead. Pag-leader po kasi is servant. At tayo po ay alipin, alila, malaking responsibilidad. Kala nila, pag ako leader, sikat ako, ako ang boss, ako bida, authority ako. Lahat na sasabihin ko, susundin nyo, I'm the boss. Hindi ka po leader noon. Hindi leadership yun. Leadership is servanthood. Kaya walk the talk. Maging maingat sa mga sinasabi at sa mga ginagawa. Be sure yung mga preaching mo, ni-apply mo sa sarili mo. Ino-own mo yun. Alright! That's our 5 principle to success. Thank you very much and happy max out day lahat sa lahat. Bye-bye! Love you guys!